ito ang kasaysayan ng isa sa pinaka-controversial na sidekick ng Tito Vic and Joey. Ano ang kinalaman niya kay Pepsi Paloma? Totoo bang dumating ang punto na bato ang ipinangbabayad sa kanyang performance? Paano siya nadiskubre at sino ang nakadiscover sa kanya? Kilalanin natin si Richie De Horsey. Tara, alamin natin sa history. Ipinanganak si Richie Vista Reyes o mas kilala bilang si Richie De Horsey sa Manila noong 13 ng Setyembre 1956. Taong 1970s ay nagsimula siyang kumanta sa isang folk house o bar sa may West Avenue sa Quezon City. Dito siya nadiskubre ng isang aide ni Tito Soto habang siya ay umaawit noong 1976 noong sila ay nasa ilalim pa ng Vicor Records. Ayon sa kwento ni Richie, bago siya madiskubre ay siya na mismo ang nagpipinta ng sarili niyang slogan kung saan inilalagay niya ang mga katagang Richie the Singing Horse upang makapangakit ng manonood. Napili niya ito dahil karaniwan na siyang tinutukso ng kanyang mga kababata na kabayo o parang kabayo dahil sa malalaki niyang ngipin. Kalaunan ay binigyan siya ng bagong screen name ni Vic Soto. Sabi nito, "Ibahin natin, wag kabayo, ang pangit naman ng kabayo eh." O sige, The Horsey. Natawa na lamang si Richie at sinabing, "The Horsey, eh ganun din eh, kabayo pa rin." "Hindi, pinabata ko lang kasi pag horse, matanda na eh. So parang naging class ng konti, The Horsey." Hindi man gaanong kilala pa ang grupo nila Tito Vic and Joey, ay iniwan ni Richie ang pag-awit sa bar upang sumama sa tatlo bilang kanilang gopher o assistant. Ipinagmamalaking sinabi ni Richie, "Noong una parang alalay. Ako lang yung, di ko naman inaano, pero ako lang yung parang si Angge. Ako yung nag-alalay, parang alalay artista. Pinagmamalaki ko yun. Nagbitbit ako ng damit ng Tito Vic and Joey. Nagtimpla ako ng kape, kasi kaibigan ko sila eh. Parang ganun. At saka at that time, bossing ko talaga silang tatlo." Panandali ang naantala ng martial law ang karera ng TVJ sa showbiz. Kaya naman ay tinungo muna nila ang paggawa ng commercial jingles para sa mga istasyon ng radyo. Taong 1977, inaya na siya ng TVJ upang sumama sa paggawa nila ng jingle. Natatandaan pa ni Richie na sinabi sa kanya ni Tito noong umpisa, "Ochi, ito ng lyrics, gawin mo lang parang cowboy." Nagkaroon ng big break ang TVJ nang gawin ang isang variety show na pinamagatang Discorama kung saan naging pangunahing mga host ang tatlo. Ngunit noong umpisa ay hindi naging maganda ang ratings nito at kamuntikan ng makansela hanggang sa napagdesisyonan ng tatlong host na paglaruan ang lyrics ng foreign at local na mga kanta at gawin itong nakakatawa. Dito na nagsimulang gumanda ang ratings ng show at dito na rin nagsimulang mabigyan si Richie ng break upang maipalabas sa telebisyon. Excited na sinabi sa kanya ni Joey De Leon na magiging artista na siya. Ang kailangan lamang niya ay isigaw ang tapis number 10, 10, 10 hanggang tapis number 1. Siyempre, excited na excited si Richie na ipinamalita sa kanyang mga kaibigan at magulang na abagan ang kanyang mukha na ipalalabas sa telebisyon. At yun na nga ang ginawa nila. Ngunit kinabukasan ay walang bumabati sa kanya. Kaya tinanong niya ang mga magulang niya kung hindi ba siya nakita sa telebisyon. Sinabi ng kanyang tatay, "Wala naman kami napanood sayo, ang napanood namin yung ngipin mo." Ayun pala ay nakatutok ang camera sa kanyang ngipin habang inaanunsyo niya ang tapis number. Unang nag-debut ang kanyang ngipin sa TV. Noong 1978, dahil sa pagiging popular ay binigyan ng sarili nilang sitcom na School Bukol sina Tito, Vic and Joey. Dito ay nabigyan ng magandang role si Richie. Gagampanan niya ang isang working student na nagtatrabaho bilang isang janitor at pagdating ng Hulyo 1979 ay inilaunch naman ang Eat Bulaga at syempre kasama ng tatlo si Richie De Horsey sa show na ito. Unti-unti na rin siyang nakikilala at sumisikat. Sa paglipas ng mga araw ay siya ring dumarami ang kinabibilangang show at maging pelikula na nakakasama ng tatlo si Richie. Ayon pa sa kanya, pag sinabing Tito, Vic and Joey, nandun agad si Richie De Horsey. Pero pinagmamalaki ko yun na dahil because of Tito, Vic and Joey, nakilala din talaga ako. Kasabay ng pagdami ng shows ay ang pagdami ng kanyang kinikitang pera at sa pagdami ng kanyang kinikita ay siya ring paglapit ng mga tukso. Sinabi niyang dumami ng dumami at habang dumarami ang aking pera, andami na ring tulak na nasa tagiliran ko.
Yun na yun. Sa kasamang palad ay unti-unti nang nalulong si Richie. Ilang taon lamang pagdating ng Agosto 1982 ay nasangkot naman si Richie kasama ang dalawang host at kasamahan niya sa school bukol na sina Vic Soto at Joey De Leon nang sampahan sila ng kaso ng baguhang aktres na si Pepsi Paloma. Noong panahong iyon ay ang parusa sa ganitong kasalanan. Sinasabing pumagitna si Tito Soto at kinumbinsi si Pepsi na pumirma ng affidavit of desistance upang maibasura ang kaso. Sinasabing nagbaba ng isang baril si Tito sa mesa nang kausapin nito si Pepsi upang pirmahan ang affidavit. Kapalit ng pagbasura ng kaso ay naglabas ng isang public apology sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie DeHorsey para kay Pepsi na nagsabing, "We hope that you will not allow the error we have committed against you to stand as a stumbling block to that future which we all look forward to. We therefore ask you to find it in your heart to pardon us for the wrong which we have done against you." Walang nakulong o nahatulan sa tatlong host hanggang pumanaw si Pepsi noong 31 ng Mayo, 1985. Si Richie DeHorsey naman ay patuloy na nalulong sa masamang bisyo hanggang sa maapektuhan na ang personal niyang buhay. 2 beses na nakapag-asawa si Richie. Ayon sa anak niyang si Alex, 10 silang magkakapatid at anak siya sa 2 asawa. Nalulong man daw sa bisyo ang kanyang ama ay nakapag-provide naman daw ito sa kanilang magkakapatid at nakapagpunta ng 3 bahay, isa sa Taytay, isa sa Quezon City at isa sa Malate. Hindi rin siya naniniwalang may kasalanan ang kanyang ama kay Pepsi Paloma at nang tanungin kung kamusta ang kanyang ama sa personal, ito daw ay sobrang mabait, palakwento, galante, palatawa at natural na komedyante. Ngunit iba ang maaaring naging karanasan ng asawa ni Richie. Ikinuwento ni Richie, "Hindi ko masisisi asawa kong magalit sa akin. Yung responsibility na pinagpalit ko talaga eh. Parang ganun kasi nakipag-asawa ako dun sa bisyo. Di ko sila inalintana kasi at that time may trabaho asawa ko. Di gusto mong makipaghiwalay, di makipaghiwalay ka. Ikaw bahala magpakain dyan." Pati trabaho ni Richie ay naapektuhan na din. Ilang beses siyang ipinasok ng mga kaibigan niya sa rehab. Maayos siyang lalabas para lamang bumalik sa kanyang bisyo hanggang sa naapektuhan na ang baga niya at isa-isa na rin siyang tinalikuran ng mga kaibigan. Pilit siyang tinutulungan ngunit gaya ng sa kanyang pamilya ay mas pinili niya ang bisyo. September 2000, unang nakabanggaan ni Richie ang mga alagad ng batas nang mahuli siya ng mga pulis na nag-aabot ng 3 gramo sa isang 20-taong gulang na lalaki. Nagsimula na rin siyang talikuran ang mga kaibigan niya sa puntong ito. Mula sa malaking kita bilang komedyante sa telebisyon ay bumalik sa mga gig ng pagkanta sa bar si Richie. 1,500 ang bayad sa kanya dahil kahit paano ay may pangalan ito. Ngunit dumating ang punto na hindi na niya kayang abutin ang matataas na nota ng kanta gaya ng Skyline Pigeon kung saan may kinukuha na lamang siyang kakuntsaba na kakanta ng matataas na nota at ililipsync na lamang niya ito dahil hindi na kaya ng kanyang baga. Ang kinikita ni Richie, ipambibili niya ng kanyang bisyo. 1,000 kada gramo ang bigayan nito. Ibibili niya ng 2 gramo ang kanyang 1,500 na kinita at babayaran ang 500 sa susunod niyang gig kinabukasan. Mayroon ding mga pagkakataon na nagpe-perform siya sa mga fiesta at okay na sa kanya na ang ibayad sa kanya ay bisyo imbis na pera. Muli niyang nakabanggaan ng batas noong taong 2004 nang mahulihan siya ng 8 gramo ng masamang bisyo. Unang tinawagan niya ang kaibigang si Vic Soto dahil kailangan niya ng 50,000 para sa bill. Ngunit narinig lamang niya na sinabi nitong, "Sabihin mo kay Richie, ayaw niya rin lang umalis sa bisyo na yan, kanya-kanya na lang tayo, may sarili din kaming problema." Si Vic ang huling bumigay sa mga kaibigan niya. Kumento ni Tito sa kanya nang ito ay makalaya, "Walang kadala-dala eh. Sabi ko kung ganun, nagagalit ako, si Vic pinagtiyagaan pa siya eh. So yung third time niya, strike 3 nga, wala na. Di na namin tinulungan, ibig sabihin, hindi na namin pinarehab. Besides, yung strike 3 niya, may kaso. Pagka ganun eh, di pa pwede sa akin." Bagamat hinayaan na nilang kaharapin ni Richie ang konsekwensya ng kanyang mga desisyon dahil sa paulit-ulit nitong pagbalik sa kanyang bisyo, ay hindi naman umano pinabayaan na mga ito ang pamilya ng kaibigan. Ayon pa nga sa interview sa anak ni Richie na si Alex, ay pinag-aral pa siya ni Vic Soto hanggang high school sa Letran. Ngunit kusa siyang tumigil para magtrabaho. At maging nang magkasakit si Richie ay nagbigay din ng financial aid ang mga kaibigan ng komedyante. Tuluyan ang nakulong si Richie. Ngunit ayon sa panayam sa kanya, ay nakakapasok pa rin ang masasamang bisyo doon sa loob ng piitan.
Basta may pambayad ka dito, patadalhan siya ng 1,500 ng kanyang mga kapatid at ititira niya ang 200 pambili ng pagkain. Tigsa 10 pisong hotdog lamang daw ay okay na sa kanya at ang natirang 1,300 ay gagamitin niya para makabili ng bisyo. In fairness sa BJMP, nakakapasok din dun eh. Kumaliwa ka ng tingin, meron dito nagiinuman. Kumanan ka ng tingin, mayroong babae. Pag kumanan ka, may nagsusugal. Basta may pera ka. Para-paraan kung paano niya mapupunan ang kanyang bisyo. Kapag siya ay kukunin ng ibang jail warden upang umawit, tuwing may okasyon, ay papaunlakan naman niya ito para mawala na rin ang pagkaburyo niya at pahahapyawan niya ang mga ito ng papano naman ako, eh hindi ako a-acting yan pag walang ano. At sasagutin naman siya nito na pumunta sa isang lugar kung saan ibabayad sa kanya ay ang kanyang bisyo. Hanggang sa bumisita ng regular ang grupo ng World of Hope. Kinuha si Richie upang tumugtog ng gitara para sa kanila, kapalit na mga pangmerienda gaya ng hopya at coke. Sinabi niyang, ang motivation ko lang noon is the hopya and then coke. Tuwing 11:30, andun na ako, kakantahin ko. Habang lumilipas sa mga araw, ay hindi na merienda ang kanyang motivation, kundi para makinig sa salita ng Diyos. Isang araw ng Hulyo 2008, ay dumaan siya sa chapel ng kulungan kung saan may estatwa ni Jesus na nakapako. Sa ilalim nito ay nakasulat ang katagang, kasama mo ako, hindi kita iiwan. Dito umano niya naramdaman na hindi siya iniwan ng Diyos. Isinapuso niya ang pagdarasal, paninilbihan sa Diyos at humingi siya ng himala. Ang himalang ito ay nangyari noong ang ebidensya ng 8 pakete ng masamang bisyo ay 6 na lamang ang nairepresenta sa korte. Maging ang countersign niya ng buong pangalan niya ay napalitan ng isang typewritten. Lumaban ang abogado niya at siya ay napawalang sala sa kaso. October 2008, napagdesisyonan ni Vic Soto na bayaran ang nasa 120,000 pesos na bail ni Richie para tuluyan na itong makalaya. Pagkalabas ng kulungan ay patuloy na naglingkod sa Diyos si Richie. Naging spiritual guide niya si Pastor Sunny na namamahala sa isang maliit na bahay-simbahan sa Cainta. Napansin din ng pamilya ni Richie ang pagbabago sa kanya. Ayon sa anak nitong si Alex, ay busy ito kada linggo sa simbahan. Doon umano nila nakitang nagbago na ang kanilang ama. Sakto naman na 20 taon na ang lumipas nang i-ere ang school bukol at paglaya ni Richie, nabigyan siya ng pagkakataong muling lumabas sa telebisyon. Taong 2009 ay tinamaan ng mild stroke si Richie, ngunit nakarecover naman siya at lumabas sa ilan pang programa sa telebisyon at mga pelikula ng pneumonia si Richie at nagpatuloy na ang pagbagsak ng kanyang kalusugan. Nagkaroon din ito ng diabetes at sakit sa kidney, dahilan para kailanganin niyang magpa-dialysis. Ikapito ng Abril 2015, pumanaw si Richie DeHorsey sa kanilang tahanan dahil sa komplikasyon ng diabetes, kidney failure at brain stroke. Inihimlay ang mga labi ni Richie sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Hanggang dito na lang kayo, anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Richie DeHorsey? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.